Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Nagkagulo ang maraming netizens mula nang mapanood na kinanta ng singer na si Moira de la Torre ang hit song ni Juan Carlos Labajo na Ere, kung saan naging magkakasalungat ang opinyon ng bawat isa sa paraan ng pagkanta ni Moira sa naturang kanta. Panoorin natin. Lumikha ng mahabang diskusyon sa social media ang naging rendition ni Moira de la Torre sa kantang Ere, na likha at inawit ng magaling ring singer at songwriter na tulad niya na si J.K. Labajo. Matatanda ang naging top trending sa bawat streaming sites at maging sa social media platforms ang kantang Ere ni J.K. Labajo dahil marami ang nakaka-relate dito. Tungkol ito sa isang taong nagmahal ng buong-buo sa kanyang tinatangi at hindi niya lubos akalain na sa gitna ng kanilang pagsasama ay bigla na lang siya nitong iniwan sa Ere. Isa ito madamdaming kanta na nagustuhan ng marami at isa na si Moira de la Torre sa nagbahagi ng kanyang version ng kantang ito sa social media. Pero gaya ng inaasahan, totoo na you cannot please everybody. Dahil kung marami ang nakaka-appreciate sa pagkanta ni Moira sa naturang kanta, ay mayroon din namang mga nadismaya. Kamu kong tanga, tayo'y at ako'y iniwan mo sa Ere. Hindi nila nagustuhan ang tila panghehele umano na paraan ni Moira ng pagkanta. Inaantok daw sila matapos mapanood ang version ni Moira. Pass. Sana matapos na ang ira ng mga nakakaantok na kanta. True. Kaya nga gusto ko si J.K. Labajo. Hindi nakakaantok, may pagulat factor. Ano ba yan? May binabagayan ang antok. Kaya ko din pinakinggan tong Ere because of the may suntok. Tapos papasukan ng nakakaantok. Ama ka na, aklang Moira. May nagkomento rin na nakakainis na daw ang nakakaantok na tono ng pagkanta ni Moira. Maganda na daw sana ang kanta. Pero noong kinanta ni Moira ay hindi na umano maganda sa tenga. True, nakakaanoy na talaga ang tulugan tone of singing. Maganda sana ang kanta, pero pag kinanta na ng paeme tulog-tulog ay di na maganda sa tenga. Dahil sa mga negatibong komentong iyon tungkol sa pagkanta ni Moira ng Ere song ni JK, ay to the defense din agad ang mga fans and supporters ni Moira. Welta ng fans ni Moira. Her rendition is top tier and the best Ere rendition. Ganda naman ang boses eh. Samantala, tila ipasado naman sa mismong songwriter at singer ng Ere na si J.K. Labajo ang pagkanta ni Moira sa kanyang kanta. Katunayan ay siya pa nga ang nagigitara habang kinakanta iyon ni Moira sa tila jamming session nilang dalawa. Pagkatapos kantahin ni Moira iyon ay nagtawanan pa sila. Matatandaan na lumikha ng kasaysayan ang kantang Ere ni JK dahil ito ang naging unang Filipino song na nakapasok sa global chart ng music streaming platform na Spotify. Ano pong masasabi nyo sa version ni Moira de la Torre sa kantang Ere ni Juan Carlos Labajo? Nagustuhan nyo ba ito o hindi? Share your comments below.